ang kamakailang kaganapan na kinasasangkutan ng concert ni Julianne San Jose sa isang simbahan ay nagbunsod ng isang makabuluhang pag-uusap tungkol sa intersection ng kultura, tradisyon, at modernong libangan. Kabilang sa pagtatanghal na naganap sa Nuestra Senora del Pilar Parish, ang piling mga kontemporaryong awitin na humantong sa pagsigaw ng publiko at mga sumunod na paghingi ng paumanhin kapwa mula sa artist at sa managing artist center. Si Julianne San Jose, isang respetadong artista na kilala sa kanyang debotong pananampalataya, ay humarap sa mga batikos para sa kanyang mga piniling kanta at setting ng konsyerto sa loob ng isang simbahan. Itinatampok ng insidenteng ito ang maselang balanse sa pagitan ng paggalang sa mga puwang sa relihiyon at ng umuusbong na kalikasan ng mga kaganapan sa komunidad. Ang backlash ay hindi lamang limitado sa pagganap ngunit pinalawak din sa nakikitang kaangkupan ng kasuotan at ang pangkalahatang pagsasagawa ng kaganapan. Bilang tugon sa kontrobersya, si Julianne San Jose ay naglabas ng taos-pusong paghingi ng tawad na nagpahayag ng kanyang intensyon na ibahagi ang kagalakan at suportahan ang simbahan sa pamamagitan ng benefit concert. Binigyang diin niya ang kanyang matibay na personal na paniniwala at ang kanyang hindi masisira na pananampalataya, umaasa sa pag-unawa at pakikiramay sa pasulong. Ang Sparkle LA Artist Center ay naglabas din ng isang pahayag na kumukuha ng buong responsibilidad para sa koordinasyon ng kaganapan, na muling pinagtitibay ang propesyonal na pangako ni Julianne at ang kanyang paggalang sa simbahan. Kinilala nila ang pangangasiwa sa pagpili ng kanta at ang pangangailangan para sa mas malinaw na komunikasyon sa mga organizer ng kaganapan. Ang sitwasyong ito ay nagsisilbing pagkakataon sa pag-aaral para sa mga artista, tagapag-ayos ng kaganapan, at sa kabuuan ng komunidad. Binibigyang liwanag nito ang kahalagahan ng konteksto at pagiging sensitibo kapag nagpaplano ng mga kaganapan sa mga espasyong nagtataglay ng makabuluhang halaga sa kultura at relihiyon. Ang mga talakayan kasunod ng insidente ay nagbukas ng isang dialogo kung paano igalang ang mga tradisyon habang tinatanggap ang mga kontemporaryong pagpapahayag ng sining at kultura.